Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Pare, niyo po bang ikwento sa amin ano ang nangyari? Ari po, anong, nung 3 ng January po, nung pasukan, bagong pasukan, tapos tanghali po nung ano, inahatid ko sa school. Tapos po, nung ano po, siya hindi na umanot, hindi ko na siya nakita nung labasan kasi umalis na po siya. Anong oras? Alas 12 po. Hindi mo nakita si Nene? Hindi ko na po. Nawala na siya? Opo. O sige, ano nangyari? Ano sumunod? Ang sumunod po, hinanap ko na po siya. Naghantay po ako hanggang launa. Tapos hinanap ko siya sa, ano, sa, doon sa amin, sa buong ibaan. Teka, Nay, okay. Saan yung lugar na yan? Sa Talaibon po. Talaibon? Ibaan, Batangas. Ibaan, Batangas. Opo. Okay, so, si Nene, high school? High school, grade 9 po yan. So, ano nangyari sa paghahanap mo? Ano yung resulta ng iyong paghahanap? Wala po akong, ano, nahanap kasi po, hindi ko na siya makita. Okay. Tapos tinetext ko po siya, kina-cancel na po yun. Anong tinetext mo kay Nene? Sabi ko kung nasa saan na siya. Okay. Or ano, kung ano nangyari sa kanya. Kung nasa sa... Basta po, ako'y nagpapanik na po noon. Mga alas 4 na po yun eh. Pinuntahan ko sa mga kaibigan niya. Naghanap po ako dun sa GC nila. Wala pa rin po. Ang kinatapusan po, nagpunta ako dun kay Kunsyel po, Norley. Din advice na lang sa akin kasi wala na akong magawa. So Nay, natapos yung araw na hindi mo nakita si Nene? Hindi po. So may pinuntahan ka isang konsehal. Sino yung konsehal na yun? Si Ma'am Norley po sa Talaibon. O ano po nangyari nung pinuntahan mo si konsehal, si Ma'am Norley? Kinausap na lang po ako siya, napapayak na rin sa akin kasi wala rin din po siyang magawa po sa time na yun. Okay. So okay, natapos yung araw na yun na hindi mo nakita si Nene, pumunta ka kay Ma'am Norley. So natulog ka na lang nung gabi? Hindi po ako makatulog, hindi ako makakain po nung time na yun eh. Okay, nung manggaling ka sa bahay ni Ma'am Norley, anong nangyari sumunod? Sumunod po, yung anak po ni tatay, inistock na po yung kanyang Facebook at saka yung number. So binuksan nyo ni tatay yung kanyang Facebook? Hindi ano? Po, yung Facebook niya. No, nabuksan nyo. Opo. May ibang kapatid si Nene? Opo. So ano yun, binuksan nyo ngayon buong pamilya, kayo si by makasama yung mga kapatid niya. Opo. Tinignan nyo yung Facebook niya. Opo. So anong nakita? Huwag nyo babanggitin pangalan niya. Anong nakita niya sa Facebook niya? Di po yun nga po, na sila'y may tagpuan po din sa una muna po sa amin. Tapos ginaid ng ginaid siya sa kung saan okay. Siya pupunta Nay, sa okay, okay. SM. Para malinaw yung flow ng istorya natin, ha? Sinabi mo sila ay may tagpuan. Opo. Sino yung silang tinutukoy mo? Yung kateks po niya. May kateks siya? Opo. Lalaki? Opo. Nakita mo ba yung pangalan ng lalaki? Opo. Base sa Facebook, anong pangalan ng lalaki? Ang Facebook po niya ay Jan Emerson Soriano po. Si Nene ay 15 years old. Opo. Yung lalaki na si Jan Emerson Soriano ay 24 years old. Opo. Ah, sige. Eventually ba nakita niyo si Nene? Hindi pa po noon. Okay. Nakita po dahil tinatago nila po sa akin. Okay, lang lumutang si Nene? Nung Sabado po noon, January 6 yun. O Jan Emerson, nandiyan ka pa ba sa linya? Hello po. O Jan, anong masasabi mo tungkol sa sinasabi dito ni Nanay na kayo ay mag-friends ni Nene sa Facebook at lumalabas na si Nene ay nawala ng ilang araw at ikaw yata ang kasama? Ano bang yes, masasabi po mo tungkol dito? Ako po yung kasama ni Nene nung that time na nawala po siya sa kanila. Kasi po, nagsabi po siya sa akin na gusto niya daw po umalis niya sa kanila. Gusto niya daw po lumayo niya sa kanila kasi po ginubugbog daw po siya ng tatay niya. And okay. Then, ang ginawa po namin, humingi po ako ng tulong sa mga namin, sa mga relatives namin, sa mga lolo namin, na mapagawan po ng statement sa kay Kapitan, sa barangay po. Okay. Doon po, gumawa po siya ng statement na sarili niya lang po, yung kusang loob lang po siya. Wala pong pumilit sa kanya na gumawa ng statement na yun, kundi po siya lang mismo. So Emerson, ang nangyari is, kaya nagpunta sa iyo yung bata is para humingi ng tulong tungkol doon sa pambubugbog ng kanyang tatay. Di umano ha, di umano. Okay? Abo. Ngayon, interesado ko sa sinasabi mong ginawa niyang statement sa barangay. Meron ka bang hawak noon? May pinangahawakan kang ganon? Nasa barangay po namin. Nakikapitan po sa barangay po. So anong araw niyo ginawa yung statement na yon? January 4 po yata yun. Sino pang nakakaalam sa inyo
bukod sa iyo na si Nenay nasa poder mo? Yung pong ano, yung pong amo ko. Namamasukan ka sa isang bahay at doon mo dinala si Nene. Hindi po, may sarili po kami bahay. Okay, bakit yung amo mo ang nakakaalam? Hindi alam ng magulang mo, hindi ka alam ng kapatid mo? Alam ba ng mga tita ko? Eh, inuwi ko po sa amin, gwapo ng ano po, nang wala po kasi kaming space doon sa bahay ng tita ko sa Kalamba. Ilang araw na nasa poder mo si Nene? Almost 2 days din po. 2 days? Apo. 2 days lang? Apo, yan lang po. Okay, nung mawala na sa'yo si Nene, saan nagpunta? Saan mo dinala? Inatid po ng tita ko sa barangay ng Mahilig. Paano nakauwi si Nene sa kanila? Sinundo daw po nung nanay niya. Okay, bakit hindi mo tinawagan yung nanay niya nung unang araw pa lang? Eh nga po eh. Tumawag po yung ate niya. Oh. Sabi po ni Nene, sabi po sa akin, huwag ko daw po sabihin nakasama ko siya. Yun po ang totoo. Ikaw ba, Emerson, alam mo na itong batang ito ay 15 anyos lang? Opo, alam ko naman po. Okay. 15 anyos lang siya, alam mo, pero inyet, nag-uusap kayo at naging magkaibigan kayo sa Facebook. Naging magkasintahan po. Kailan kayo naging magkasintahan? December 30, 2023 po. Ilang taon si Nene nung maging magkasintahan kayo? 15 po. Okay, kailan kayo nagkitang personal for the first time? Kauna-una pagkakataon? January 3 po. January 3? Opo. Okay. Ne, anong version mo? Ikaw ba ay kusang sumama kay John Emerson o hindi? Hindi naman po ako sa kanya sumama eh. Nag-chat lang po siya sa akin. Pinapunta niya po ako sa SM Crossing Kalamba. Tapos? Pumunta daw po ako doon at doon daw po kami magkikita. Ang una po niya sinabi sa akin, eh sa ibaan. Ang tagal ko po naghihintay doon. Oh, kaya nga, kisa naman naghihintay ka doon, di ba? Nandun din si Dexter nung ano, tsaka sila JB nung nag-uusap tayo. Iya, so wala kang kabalak-balak na hindi umuwi sa bahay mo. Ganun ba? Hindi naman po sa ganun. Makikipag-meet up lang po. Kaya nga, so balak mo rin umuwi sa bahay mo. Opo. Ng mga magulang mo nung araw na yon. Kung makikipag-meet up ka lang, bakit ka hindi umuwi ng dalawang araw? Eh siya po ang nagsabi na huwag muna ako umuwi. May nangyari ba sa inyo ni Emerson nung dalawang araw na yon? Opo. Naipinamedical mo na siya? Opo. Mayroon po akong medical. Patingin nga nung medical? Sa bawsi po, ginasabi yan. Yeah. Saan ka dinala ni Emerson? Sa unang araw po noon, ay sa kanya pong mga tita. Alam nung mga tita niyang kasama ka? Opo. Nung natulog kayo ni Emerson, kayong dalawa lang magkasama? Opo. Hindi siya pinagbawalan ng mga tita niya. Oy Emerson, hindi kayo pwede magtabi at bata pa yan, minor de edad, 15 anyos lang. Kaya hindi kayo pwede magtabi ngayong gabi. Wala sinabing ganon? Wala po. Nung makita ka ng mga tita niya, anong sinabi sa'yo? Anong natatanda mo sinabi nila? Hindi sila nagulat? Wag daw po, basta-basta ako kumaang ng kumaang laang. Yun po ako nasaktan ng doon po ako nasaktan. Kasi sige, hindi iya. Man, sige. Ilang araw mong kasama si Emerson? Ang unang araw po January niyan. January 3, di ba? Opo. O January 4, natulog kayo. Kinabukasan, January 4. Magkasama pa rin kayo? Opo. So, saan kayo nagstay anong January 4? Doon pa rin? Hindi po. Sa Rizal na po noon. Ha? Sa Rizal. Sa Rizal? Saan Rizal? Sa Halahala po siguro. Halahala. Sino naman ang mga tao doon sa Rizal na pinuntahan nyo? Sa kanya pong amo siguro po. Amo. O sige. January, kailan ka umuwi, iha? Mga madaling araw na po nung asais po. Asais, saan ka nagpunta nung madaling araw ng asais? Hinatid po ako ng kanyang tita dahil nga po ay nalaman ng kanyang tita na sinusundo na po ako. Saan ka hinatid ng tita niya? Sa barangay po, na Makiling. Okay. Totoo ba yung sinasabi ni Emerson na meron kang ginawang papel? Kasulatan? Hindi po. Wala kang pinirmando sa barangay? Doon po nila ako pinilit, sir. Okay. Sige. Pakikwento mo ng malinaw. Iya. Pinilit ka. Ano ang pinilit na paggawa sa'yo? Gumawa daw po ako ng kasulatan ng sa gayon. Eh, nung pagka po ako hinahanap, eh, wala po akong maiisap sa mga magulang. Sumama po ako sa kanila. Pilit nga po nila akong pinapirma doon sa kasulatan. Sige. Okay. So may kasulatan na gano'n na lumalabas na hindi ka pinilit sumama? Hindi ka niloko para sumama ka? Doon ba sinabi mo rin na hindi ka ginalaw ni Emerson? Ginalaw po ako doon. Hindi ko po na ano, siya po ang nag... Wala naman po akong sinulat doon sa kasulatan, pero pinilit po nila ako isulat doon sa notebook na yon.
na ngayon nga po yung mga sinasaktan po ko, pero hindi naman po ako sinasaktan na aking mga magulang. Meron bang katotohanan na kung hindi pa kumbaga hindi pa sasabihin ng tatay mo na ipapakulong niya si John Emerson ay hindi ka sasama sa kanila? Opo. So ibig sabihin gusto mo rin talagang sumama kay John Emerson? Hindi po. Ang hindi wala naman po akong balak sumama sa kanya. Ay ang gusto ko lang naman po ay makauwi na, hindi pa po niya ako naiuwi. Okay, kasi sinasabi para kung tama lang ha, itama mo ako kung mali. Para ang sinasabi din kasi ng researcher kung hindi pa tatakutin ng tatay mo si John Emerson na makukulong siya, ay hindi ka rin ba sasama sa magulang mo? Hindi po, ganun. Okay. Puro ang galing mo, binulong mong gustong anak ko, 15 years old. Inumpisahan mo sa school, sinabi mo sa nakausap mo na principal, pinalalabas ka. Paglabas ng anak ko, wala ka doon, pinalipat mo siya sa hanggang sa nakaabot ng Lipa SM. Wala ka rin, pinapunta mo ng SM Kalamba, doon ka na nakipagtagpo. Binuro talaga na gusto yung anak ko. Okay, Tay, Nay, tanong, Nay, Tay, Nay. Bago mangyari ito, may idea ba kayo na merong John Emerson Soriano na nakaka-message ng anak ninyo sa Facebook? Wala po eh, kahit na. So nalaman nyo na may John Emerson Soriano noong January 3 na lang? Opo. Okay. Iya, totoo ba yung sinasabi ni John Emerson Soriano na boyfriend mo siya? Opo, boyfriend ko nga po siya. Paano masasabing boyfriend mo siya? Eh, 15 anyos ka lang. Bago dito, may boyfriend ka na bang iba? Wala po. Okay. Paano mo masasabing tinuturing mo na siyang boyfriend? Wala naman po siyang pinapakitang pagmamahal eh. Okay, pero first time yung magkita ng personal noong January 3? Opo. Paano kayo nagkakilala sa Facebook? Siya po nag-friend request sa akin. Tapos okay. Inactive ko po. So, nung inaccept mo yung friend request niya, paano nangyari? Siya po ang unang nag-chat sa akin. Anong chat niya sa'yo? Nagsimula po sa hi, hello, ganun po. Yan po eh, may asawa? Ha? May dalawang anak? Kasal po. Iwalay po kami. Yan ho eh, ayan ho eh, may isa pang babaeng binuntis. Nagtitik sa amin yung babaeng yung binuntis niya. Na hindi daw nagbibigay sa kanya kahit pasikap malang. Ano ang totoo? May nangyari sa inyo? Wala? Hindi po kayo pwede makikita. Amin, hindi ko po. Hindi ko lang pitatanggin. Meron po nangyari sa amin. Meron nangyari sa inyo? Ang kagustuhan din niya. Ha? Hindi po yung sapilitan. Yung okay. Kagustuhan niya, hindi po kasapilitan. Okay. Kahit po mga kasamaan ko sa trabaho, tinatanong po yan, tinasabihan po yan na, ay naku Ning, malaking kaso yung inano mo. Kung hindi ka uuwi, makakasuhan niya kasama namin. Yun po, gawa po ng kinausapin ng ate niya. Ito po yung sa side ko, ano po? Yung sa side ko po. Ah, sige, ikwento mo yung side mo. Bakit mo sinasabing opo, kahit na nagalaw mo siya, dapat hindi ka maparusahan o wala kang tinatawag nating liabilidad. Bakit mo sinasabi yan? Sige. Kasi nga po, wala naman po talaga akong kagustuhan na ano yan, na itanan yan. Siya po mismo nang sabi sa akin na sasama na daw po siya sa akin dahil po ginugulpi siya ng tatay niya. On call po yun. Kasi po, ganito po yan. Nung December 30 po, naging kami. Paliwanag ko po yun sa... Okay. Ano nangyari po? Di ngayon po, nung katagalan po, hindi po kami nag-uusap. Kung anong sabi po, nung 31, nagluluto daw po sila. Nag-uusap po kami niya ng January 1 na, ng kahapon. Okay. Nag-uusap po kami on call. Tapos doon po, nasabi po siya sa akin na kasama daw po siya sa akin. Gusto niya daw pong may pagtanan. Kasi nga po, ginugulpi daw po siya ng magulang niya, ng tatay niya. Tapos sabi, pagkano po, sabi ko, sige, pagkano, magpapaalam ako sa amo ko. Mm-hmm. Kahit po amo ko, alam din po na nagpaalam po ako, umabsent po sa trabaho para lang po puntahan siya. Noong time po na sinabi nila na magpunta ako sa Kalamba noon, kaya ako po siya pinapunta doon kasi po, ang tagal po talaga ng biyahe dito sa may Pagsawitan, Laguna. Mm-hmm. E inisip ko po, baka po naiinip na siya doon, pinapunta ko na po siya. Wala rin naman po sana akong plano na... Ilayo siya noon, hindi lang po siya nagsabi sa akin na ayaw niya nang umuwi. Ilang beses mo sinipingan itong batang ito, si Nene? Nasa 4 times din po siguro. So, 4 na beses kayo nagsiping nitong si Nene nung magkasama kayo? Apo. Okay, ang kauna-una pagkakataon nagsama kayo, January 3? Apo. Ilang araw kayo magkasama? Dalawa lang po. Dalawang araw? O, iha, dalawang apat na beses lang daw kayo nagsiping.
Hindi po tunay yan. Unang araw po ay sa kanyang mga tita, doon na po may nangyari. Okay. Dalawang beses. Mm. Tapos po nung kinagabihan, mga 12 midnight po, doon po sa bakanting lote, doon po niya ako ginawaan. Bakanting lote? Opo, doon po sa may ginagawang bahay po. May mga sabi, tao doon, wala? Wala po. As in, madilim po talaga. Okay, iha. Tanungin lang kita. Yung bang ginawa sa'yo, ibukod sa loob mo o ayaw mo? Ayaw ko po talaga. Nanonood po siya ng ano sa cellphone. Nanonood ng ano? Ng Pornhub po. Habang ginagawa nyo? Opo. Anong sinasabi mo? Sumisigaw ka ba? Tinutulak mo ba siya? Hindi po ako makaano at ang lakas po niya. Sa totoo lang po, masakit po. Hindi ka niya pinagbabantaan? Habang ginagawa niya yon, tinatakot ka ba niya? Hindi daw po niya ako iuwi, ganun. Base sa mga allegation mo, kaya pinaninindigan mo na ikaw ay walang kailangang panagutan dahil voluntaryong ginawa ninyo yung sinasabi niyong pagsisiping. Tama, Emerson? Emerson? Yo po. Yun, kaya nga sinasabi wala kang dapat panagutan dahil ginusto rin ni Nene po, yung nangyari po sa inyo. Ito po yung masasabi ko. Kung talaga pong hindi nyo agustuhan yun, bakit hindi po siya nagsumbong sa barangay o kaya ako sa mga taong nakapaligid sa amin na ganyan yung ginagawa ko kung totoo po sinasabi niya. Okay, Emerson. Hindi niya agustuhan yun. Eto, sa ating mga netizens, ha, makinig kayong mabuti, ha. Hindi natin pagtatalunan dito kung ginawa o pumayag ng kusang loob si Nene. Dahil ikaw ba, Nene? Nay, tay, sigurado kayong 15 anos lang itong si Nene? Opo. Anong birthday ni Nene? December 10, 2008 po. May hawak kang birth certificate opo, dyan? Opo, meron po ako. Naroon Emerson? Tita, naroon. Ha? So, kahit, assuming for the sake of argument, na yan ay ginusto ni Nene, nasa ka ba ngayon? Andito po, sa kinakasama ko po. May kinakasama ka pang ibang babae? May, meron po, kabuntisan. Okay. Bumalik po ako dito sa kinakasama ko. Gwapo nang naalaman ko po may babae yan. May lalaki yan eh. May boyfriend na po yan ngayon eh. Na-open ko po yung account niya. Kaya po na pag-ayos po ako dito sa kinakasama ko. Emerson? Hala po. Meron tayong tinatawag sa batas na statutory rape. Okay. Ha? Pakinggan nyo to. Ha? Pag statutory rape, ibig sabihin, pag ang edad ng babae ay below 16 years old, kahit pa yan ay ginusto niya, yan ay rape. Ako mo? Ano yun, sir? Naintindihan mo yun? Oo, sir. At ang kasong tinatawag, at yan kasong yan ay capital offense. Okay? Ang tinatawag namin dyan ay, ang parusa niyan ay reclusion perpetua. In fact, kung yan ay may death penalty pa ngayon, alam mo kung anong parusa mo kung may death penalty lang? Kamatayan, sir. Bitay. Okay? O ngayon, sinasabi mo, alam mo kamatayan ang parusa. Ba't mo ginawa? Eh sir, hinaan naman ako sir kasi siya rin naman may gusto sir na ano eh. Kaya nga Emerson, kahit gustuhin niya, base sa edad niya, hindi siya pwedeng magbigay ng consent dahil masyado siyang bata. 15 anyos lang. Ang pagkakamali ko nga po ay kumbaga nadala ko sa ano sa pagmamahal ko sa kanya at sa awa ko din. May pinasa lang po yung ating researcher at nagsasabi po dito, ang nag-message po ay si John. Wag mo ko kakalimutan, bebe ko, kasi wala na to atrasan talaga, bebe ko. Sasama na talaga ako sa'yo. Tapos ang sinabi po ni... Tama po ba ikaw ang nagsabi nito? Opo. Ang sabi naman ni Nene is, intayin mo ako doon, tama? Sabi naman ni John, sige, bebe ko. Oo naman, bebe ko, maya na muli, malapit na malobat sa cellphone ko. Colonel Milani Martinez? Yes, sir. Good afternoon. Yes, ma'am. May ipapangako lang po natin dyan ay kung talagang mapapatunayan natin na yung place of incident po ng panghahalay ay nangyari po dito sa Calamba City, mangyari pong ma-endorse natin ng maayos yung complainant kasama po ng ating biktima dito po sa Calamba City, Calamba Component City Police Station, WCPD, para po masampahan natin ng kaukulang kaso yung suspect po sa panghahalay sa ating victim. Nene, alam mo ba yung mga lugar kung nasan kayo nung ikaw ay hinahalay? Hindi po. Pero nadala ka ba sa Calamba City? Opo. Sa isang lugar sa Calamba nadala ka? Opo. Anong araw ka nadala sa Calamba? Mga 3 po. May nangyari sa inyo? Opo. Diya sabi mo, unang araw pa lang may nangyari sa inyo, di ba? Opo. So, in short, masasabi mo na yung unang panghahalay sa'yo ay nangyari sa Calamba City.
Opo. Ah, ma'am, okay, confirm. Ma'am, may jurisdiction po kayo dahil sabi ng bata, yung unang araw na pagsasama nila, which was January 3, hinalay na siya at sila ay nasa Calamba City noon. Yes po, sir. Ma'am, so pasasamahan po namin sa reporter namin para ma'am ma-file kaagad yung case for statutory rape. Based on the admissions made by Elmer Emerson Soriano, ma'am, apat na beses. So at least 4 counts. Pero ma'am, of course, imbestigahan nyo muna yung matanda. Pero yes, what we will also do is I will have yung pong episode na to immediately extracted para po maibigay namin sa inyo as evidence because of the admissions made by Emerson on air. Ano po? Yes, sir. Yes, ma'am. Emerson. Yes, po. Naintindihan mo ba yung kabigatan ng iyong ginawa? Yes, sir. So ano ngayon ang balak mo? Anong masasabi mo ngayon sa pamilya, kay nanay, tsaka kay tatay, at tsaka dito kay nene? Kailan po masasabi ko, pasensya na po kayo sa kung ano man po nagawa kong pagkakamali. Nais ko naman po talagang kausapin kayo na tungkol po dun sa nagawa namin na ano. Sadya lang po talaga na ayaw ni nene na ano, siguro gumagawa po siya ng paraan na hindi tayo magkausap. Kahit ako naman po sa chat po, gustong-gusto ko na po kayo makausap ng mga pinagpinta. O yun, teka lang po, may dumang pumutok. Gusto na po talagang humingi ng dispensa sa inyo sa nagawa namin, sa nagawa ko na inayo po sa inyo yung anak nyo. Dami-dami po na nagsasabi sa akin na mali po yung ginawa namin. Gusto ko na rin po talagang pauwiin yung anak nyo. Mismo hindi ko na po sinisisi yung anak nyo kasi po may mali din po ako. May kagustuhan lang po talaga na anak nyo na mag-stay po muna sa akin. Yun po yung totoo, gusto po mag-stay sa akin. Kahit po sa trabaho ko, hindi ko po pinabayaan niya kung nasan po ako, nandun din po yan. Kung saan po ako magpunta, nandun po yan. Hindi ko po iniiwanan sa bahay, hindi ko po iniiwanan ko sa kung saan. Yeah. Noong nagsamba rin po ako na yung sa kapilya namin, kasama ko rin po yan. Huwag ko kung ano man pong kainin ko, siya pong kinakain yan. Uy, abang mo, pati sa akin, pinakain mo na sa akin yung anak ko, nahilaw. Hindi ko na po pinilip. Hindi mo naman kayang bumuhay ng pamilya, mag-aasawa ka ng marami. Tatlong asawa mo, bale? Patatlo yung anak ko? Tay, tay. Tay, unang-una, papayag ka ba na yung 15 anyos na anak mo, magiging karelasyon isang 24? Ipapakasal mo na ba yan sa 15 anyos? Hindi po. Ikaw, ano, sinira mo ang buhay ng anak ko. Pinag-aaral ko yan. Hinahatid ko pa, sinira mo ang aking anak. Hey, ako'y sumali sa purpose para mapag-aral ko, sinira mo. Gusto ko, makulong na habang buhay. Tama naman. Ikaw, ano masasabi mo? Pinakahuling mensahe mo dyan kay Emerson. Kahit di na kita makita, okay lang sa akin. Kahit ako, atupagin ko na lang ang pag-aaral ko, magdodrawing na lang ako. Kasi, hindi naman talaga kita ginusto eh. Sa tingin mo? ako sa, talagang tama lang makulong ka. Itinutukan pa ng kutsilyo yan bago mo. Ayoko na. Galawag-galawin ang aking anak. Tinutukan mo pa ng kutsilyo at pinagmamalaki mo pa ang iyong ano. Nandito kami upang isabatas natin lahat ng mga pangyayaring ito upang makamtam natin ang hustisya. Nasa linya po natin, at yun yung si Ms. Emmy Piamsim, ang MSWDO po ng Ibaan, Batangas, para po ma-i-assess din po natin at gayon din yung allegation na may pagbubugbog from tatay po. Ma'am Emmy Piamsim, magandang hapon po. Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Very, very critical lang iyong opisina o iyong pagiging MSWD. Number one, ito pong bata ay admitted by the rapist, by the offender himself, na nagalaw, ano po, ng ilang beses, and 15 years old siya. I think she needs to undergo some kind of a psychiatric assistance, yung post-traumatic, ano na po, di ba, may post-traumatic psychiatric assessment o assistance kayong ginagawa? Yes po, psychological evaluation. Psychological evaluation. Tapos yes, meron po din pong allegation. Teka lang, mama, tatawin ko lang yung bata. Iya, totoo bang sinasaktan ka ng magulang mo? Hindi naman po totoo yun. Ah, sige, okay. So ma'am, yun lang po siguro. Ma'am, siguro interviewin mo rin yung bata kung ano pa yung mga possible issues o concerns niya at bakit nangyari ito. Ano po? Okay po, sir. Sasamahan yes, na po namin, ma'am. And also, syempre, ma'am, pakiayos na lang din po since nakaranas nga po ng trauma si nene for psychological assessment po sana, ma'am Emmy. Yes po. Opo. Maraming salamat po, ma'am Emmy, at sasamahan po namin sa tanggapan niyo po si nene.
At saka ano, okay po, ma'am. Sherry, para din sa confirmation natin at kaalaman ng nating netizens, ano, pabayaan nyo pong basahin ko yung pertinent portion ng medical certificate para lang talagang malinaw na itong batang ito ay nagalaw. Ano po? Ito po ang kanyang, ang resulta, no? Specimen submitted, examined one fairly nourished female patient, 15 years old, grade 9 student, and residing at Paces 1, Block 11, Lot 23, Talaibon, etc., etc., January 23, Calamba City. Findings, hymen, presence of deep-heeled laceration at 3 and 5 o'clock position. So meron po tayong physical and medical confirmation ng mga inamin ni Emerson na talagang hinalay niya ang batang ito. So Emerson, pa-file lang ka namin ng kaso, ha? Sir, pa-lie detector na lang po natin. Ng statutory rape. Alam mo, iho, unang-una, yung lie detector test ay ginagawa lang namin dito kung pinagdududahan namin ang kung pinagdududahan namin o ang karapat dapat na pagtulong sa isang taong lumalapit sa amin. Dito, wala akong pagdududa na dapat siyang tulungan, kaya hindi po namin kailangan mag-lie detector test. Hindi rin ho namin magagamit ang resulta ng lie detector test na yan sa mangyayaring preliminary investigation o kaso sa korte. So inantanda mo, Emerson. So wag mo nang ipilit pa yung lie detector test kasi kami dito nakapagpa siya ng tulungan ang batang ito. At ikaw din mismo ang umamin na talagang hinalay mo ang batang ito. Okay? Wag na natin pagtalunan kung yun ay voluntaryong pumayag ang bata o hindi. Ang bata ay 15 years old lang. At malinaw sa batas na pag ang ginalaw mo kahit voluntaryo pa sa kanya ay below 16 years old, yan ay statutory rape. Meron pa nauna sa akin. Hindi lang ako, sir. Nagchat-chat yun. E pinaglabang ko pa yan, sir. Kaya nga ang kinasasakit ko dyan, sir, bakit ako yung naiipit, sir? Iyo. Di ba? Oo. Total, marunong ka naman siguro mag-internet. Okay? Hanapin mo yung Republic Act 11648. Yan ang batas na pinirmahan ni Presidente Duterte bago siya bumaba. At yan ay itinaas ang edad ng age of sexual consent from 12 to 16. Okay? Kung ito ay nangyari noong sabihin natin 2, 3, 4 years ago, maaaring hindi pa rape yan. Kaya lang ito, noong mangyari, ay nakapatupad na ang Republic Act 11648 o yung tinatawag nating the Act Raising the Age of Sexual Consent from 12 to 16. Meaning to say, at the time na ginalaw mo itong batang ito, kaya ginusto niya o hindi, statutory rape pa rin yun. Yun ang tandaan mo. At sa ating mga kalalakihan na may ganitong sitwasyon, tandaan nyo yan, kahit gano'n pa kalinis ang intensyon nyo sa babae o gano'n nyo pa kamahal yan, pag yan below 16, statutory rape yan. Ang exception lang ay if yung lalaking karelasyon at yung batang babae, yung edad sa diferensya ng edad nila ay hindi naghihigit ng 3 taon. Ikaw dyan, Emerson, 24 anyos ka. Ang batang okay. Ito ay 15, so 9 na taon ang diferensya nyo. 23 lang ako. Ha? 23 lang ako. O, di ka... 1 taon lang agwat namin yan. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin 3 taon, o sabihin na natin 23 ka lang, gawin pa kitang 20 anyos. Ilang taon lang agwat nyo? Sir, mahigit sa 3 taon. Attorney, siguro hindi niya talaga maiintindihan yan. Pero sige, John Emerson, wag mong ibababa yung linya. Ipapa-explain ulit namin sa iyo para mas malinaw. Hindi, ako lang. Sige, ako lang, Shari. Opo. I'm very emphatic about what I'm saying because yes, para sa kapakanan. Ito si Emerson, wala na. Hopeless case ka na, Emerson. Di ba? Tapos na ang kinabukasan mo. Pero sa mga lalaking kalalakihan na may ganitong sitwasyon, tandaan ninyo, pag less than 16 years old yung babae, dapat ang pagitan ng edad ninyo hindi lalagpas sa 3 taon para hindi kayo makasuhan sa statutory rape. Ang statutory rape po ay kahit ginusto pa ng babae, kahit siya pa ang namilit, pag yan ay ginalaw mo, statutory rape yan. Provided na ang diferensya ng edad ninyo ay lagpas sa 3 taon. Ang dami namang babaeng more than 16 years old kasi. Hindi naman ako nakauna dyan eh. Ha? Minag-chat na rin sa akin eh. Nung ginamit yung account niya, minag-chat sir na ano, pinagtanggol ko pa yan, sir. May nag-chat?
Eh ano naman kung may nag-chat? Anong masama? Eh ang pinagtatako lang sir, bakit ako yung pinagbibiinan nila? Eh, ikaw ba ba na tinanong ko yung anak nila, nilayo ko lang dun sa sinasabi niya. May malaking pinagdahil ba sa'yo, Emerson? Eh, hindi na alis to ng bahay. Eh, paano may mauuna pa? Ay, anong masama kung may mag-chat sa akin? Eh, ikaw wala na doon. Oh, yun mo. Ang pinagtatako niyan, bakit biglang ganyan ang bumaliktad na ano? Ako na agad ang kakatuan. Sige po, John, wag mo nalang ibababa yung linya. Kausapin ka ng staff namin. Ito po mensahe sa inyo na itaya, no? Hindi naman kasi totaling wala rin kayong pagkukulang. Okay. Number one, huwag niyong minor de edad. Ako, pinagbabawal ko sa amin yung nag-Facebook yung anak. Yung mga bata pa sila, bawal na bawal silang mag-Facebook. Binabantayan namin yan. Tinitingnan namin yung mga cellphone nila. Mag-social media sa ganyang 15 anyos sa edad. Kasi exposed yan mga yan, napaka-vulnerable nila sa mga taong katulad ni Emerson. Opo. Okay? Ang problema sa katulad na tao ni Emerson is ang paninindigan niya, hindi ko naman alam na may batas na ganyan. Tandaan ninyo, may kasabihan sa batas, di ba? Ignorance of law is not an excuse. Kahit na hindi mo pa alam na may batas palang ganun, batas pa rin yun. It's still the law, kailangan sundin mo kahit hindi mo alam. Okay? So Emerson, hindi mo pwede sabihin, hindi mo alam na ang bagong batas pala ay in-increase ang age of sexual consent to 16. Hindi excuse yan, hindi dahilan yan. Okay? Ito pa, naitay, ano? Number one, yung social media babantayan nyo. Iha, tigil mo muna ang social media, ha? Opo. Ituon mo muna ang panahon mo sa pag-aaral. Ma'am Melanie? Yes, sir. Ma'am, we will go to your office immediately for the immediate filing of the case, ha? Yes, sir. Ma'am, meron na kami dito medical certificate, birth certificate, nandito na po lahat for your submission. Naitay, okay. Kunin mo yung telephone number ko sa reporter natin, ha, para reporting ka sa amin. Opo. Tapos Ma'am Melanie, I'll call you every now and then for follow-up, ha? Yes po, paki-advise na lang po na pumunta sa aming tanggapan. Ang aming opisina po ay katabi lang po ng Calamba City Code. Kopya po. Maraming salamat po, Colonel Melanie Martinez, ang Chief of Police po ng Calamba PNP. Nene. Good afternoon po. Good afternoon, Ma'am. Nene, makinig. Ma'am Melanie, thank you, ha? Okay. Sige po. Ma'am, gayon po ang gagawin natin and tama po yung sinabi ni Atty. Bantayan na lang din po natin si Nene. Yun lang din po ang laging sinasabi ni Idol Rafi. Especially kay Nene, makinig sa nanay at tatay, ha. Iwasan muna yung mga pag-meet up. Okay? Sa atin po mga sa mga kabataan katulad ni Nene, no? Pakitandaan po natin. Huwag po tayo nag-entertain ng mga nagpapa-friend request kasi kuminsan sila nga mismo yon, pero kuminsan ang picture nila o yung pagkatao nila iba doon sa tunay na pagkatao. Kaya mag-iingat po tayo diyan. Unang-una sa mga magulang. Pangalawa sa mga bata mismo. Let this be a lesson for all of us, no po. Ha? So Nene, I'm sure pinagsisisihan mo yung pakikipagtagpo mo doon sa lalaking yon. Kasi in the first place, may choice ka at that time. Kung nakapag-decide ka na hindi ka nakipagkita, hindi rin nangyari yon. Naintindihan mo ba, Nene? Opo. So at least, dapat natuto ka na ron, ha? Opo. Okay? So, hindi ka lang, pag may ganong sitwasyon, hindi ka lang mag-iisip ng isa, dalawa, hanggang 10 beses pag-isipan mo. Opo. Bago mo gawin ang isang bagay na alam mong maaring ikapahamak mo, ha? Opo. Oh, sige po. Salamat po at magandang hapon po. Maraming salamat po. Ay, kunin yung telephone number ko sa reporter. Opo. Na.